tama na rin yung pintura ng mga motor nyo, tapos gusto nyong pinturahan ng bago, ito yung mabisang pangtanggal dyan. Yan kasi yung ginagamit ko dito sa binubuo kong project bike. Kaya dito nga pala sa video na to, ipapakita ko sa inyong ginawa ko sa pagtatanggal ng pintura nitong binubuo ko. Ito na nga pala yung day 3 sa pagbubuo ko nitong nabili kong napabayaan na Honda Dream. At ngayong araw nga pala, literal na mapapalaban sa dami ng gagawin. Bali ngayong araw nga pala, yung target ko, matanggal ko yung lumang pintura ng mga metal parts nito. Bukod kasi sa faded na yung kulay, medyo nag-aalsahan na rin, kaya kailangan na talagang i-repaint. Kaya ang una ko nga palang ginawa ngayong araw, tinanggal ko muna yung mga putik na may halong langis na dumikit dito sa batalya. Binaliktad ko na nga rin pala para dito naman sa kabila yung malinis ko, lalo sa mga sulo. Tapos noong natanggal ko na nga pala lahat ng libag, saka ako binalawan ng tubig. At noong isang video nga pala, natanggal ko na yung mga piyesang nakakabit dito. Pero nakalimutan ko nakakabit pa pala yung putres, kaya tinanggal ko muna dahil hindi naman kasama yun sa tatanggalan ng pintura. Pati nga pala yung driver's putres, nakakabit pa yung side stand, kaya binaklas ko muna yung spring. Bali, inipon ko na nga pala yung metal parts, natatanggalan ko ng pintura para isang trabaho na lang. Yung plano ko sana rito kay Project Pangarap, gagawin kong balik all stock lang para mas kakaiba tignan. Kaya ibang piyesang nakakabit dito, ire-repaint ko na lang para magamit ko ulit. Sa ganitong motor kasi parang medyo mas naastigan ako, lalo kapag all stock yung itsura. Yung ibang ganitong model kasi na nakikita ko, karamihan talaga mga formado na. Kaya limot na rin ang iba yung tunay na itsura, kaya yun yung plano kong gawin. Kaya after ko nga pala baklasin tong mga metal parts ni Project Pangarap, nagmunta na nga pala ako dito sa SSL dito sa Maytansa, Cavite. Medyo mahaba kasi yung listahan ng piyesang mga kakailanganin ko, kaya habang maaga pa pumunta na agad ako dito. So pumunta nga tayo rito sa SSL Tansa Cavite branch, dito nga pala tayo namimili ng mga pesa na ginagamit natin sa project bike. So ngayon pag-iikot muna tayo, check tayo kung may makuha tayong pesa dito para kay Project Pangarap. Tara! Kung naghahanap nga pala kayo ng pyesa ng motor, napakadali lang naman pumunta rito. Nasa-search kasi sila sa Google Map, pwede rin sa Waze. Bali, may basket nga pala rito sa entrance pa lang para kung sakaling maramihan yung kukunin nyo, hindi rin kayo mahirapan magbitbit. Pero ang ma-advise ko lang sa inyo, kung sakaling pupunta kayo rito, mas maganda na may dala kayong listahan para siguradong hindi nyo malimutan. So dito nga rin pala tayo kumukuha ng mga pang-spray natin, pati yung mga pang-linis, mga carb cleaner. Kompleto sila rito, hindi lang mga pyesa, pati mga pangpintura, accessories, langis, gulong. So halos lahat nandito na. Tapos ito yung pinakamaganda rito. Kapag yung account nyo rito, pang wholesaler, napakalaki ng natataba sa presyo ng mga pyesa nila. Right. Sa dami talaga ng pyesa rito, halos hindi ko na alam kung ano yung uunahin ko. Halos hindi ko na rin napansin na kalahati na pala yung laman itong basket, kaya pala medyo bumibigat na. Bali, sa October 5 nga pala yung 10 year anniversary nila, kaya magkakaroon sila ng draw. Kapag bumili kasi kayo ng mga item na nakalista dito sa baba, automatic yan, magkakaroon kayo ng isang draw for only 500 pesos. Tatlong motor nga pala ipamimigay nila, kaya kung naghahanap kayo ng mabibilihan ng pyesa, tapos budget mil lang yung presyo, malay nyo manalo pa kayo ng motor. At makalipas nga pa lang isang oras na pag-iikot, sa wakas nabili ko na nga pala yung mga kakailanganin kong pyesa, kaya umuwi na rin ako. Dahil may konting oras pa nga pala, tinuloy ko yung mga ginagawa ko kanina. Medyo malangis nga pala ibang metal parts nito, kaya kesa sabunin ko, kumuha na nga pala ako ng gasolina, yun na yung ginamit ko. Ibang pyesa nga rin pala nito ni Project Pangarap, mukhang ilang beses na rin na repaint, ayaw na kasing tablan ng stripsol yung iba. Buti na lang may naitatabi akong paint remover, kaya kahit papaano bumilis pa rin yung trabaho. Bali, yung batalya naman yung tatanggalan natin ngayon ng pintura, kaya ready ko na nga pala tong strip sole, ito yung gagamitin natin. Sa paglalagay nga pala nito, gumamit lang ako ng paintbrush, tapos direkta mo lang ipapahid sa gusto mong tanggalan ng pintura. Lalo kapag hindi pa nare-repaint, ilang segundo lang yung makalipas, kusa na mag-aalsahan yan. Hindi mo na kailangan magpagod sa kakakuskus nyan, kusa na talagang matatanggal. Pero sa mga hindi pa nakakagamit nito, mag-ingat lang kayo dahil sobrang kati talaga nito sa balat. Lalo na yung mga nagtatalsikan na natanggal na pintura, yan talaga yung sobrang sakit sa balat. At pinakamagandang diskarte nito para hindi kayo talsikan, pahiran nyo muna lahat saka nyo bugahan ng pressure washer. Pero siguraduhin mo lang na walang nakaparadang sasakyan, pati motor sa paligid mo. Dahil yung mga tumalsik na natanggal na pintura dito, siguradong makakabakbak sa pintura ng motor, lalo na sa mga kotse. Bali, inulit ko lang pala yung ginawa ko kanina dito sa ibang metal parts. Nilagyan ko lang yan na strip sole. Para ka lang nagpapahid ng sauce sa barbecue, tapos maya maya luto na rin. Ito naman, aalsa yung pintura. Medyo matrabaho lang talaga yung ganitong gawain, pero napaka solid naman yan, lalo kung plano mong i-repaint
paint yan. Sulit na rin kasi ito sa serbisyo dahil halos 24 years na siya. May part lang talaga ito na kinalawang pero hindi naman lahat. Okay pa naman yun sa iba. Pero para isang trabaho na lang tayo, mas okay na yung lahat. At least sigurado. At makalipas nga pala ang halos 2 oras na pagpapahid ko ng strip sole, natanggal ko na nga pala lahat. Kaya hinugasan ko muna pala maigi ng tubig to para matanggal yung mga pintura dito sa singit-singit. Kinuskos ko na nga rin pala ng tubig na may sabon. Ito talaga isa sa pinakamatrabahong gawin, lalo kapag nagbubuo ng project bike. Yung akala mong napakasimple lang gawin, pero kapag inupuan mo, napakasakit sa likod dahil marami talagang gagawin. Pero masasabi kong worth it din to lahat dahil sa susunod na repaint ito, baka makalipas ulit ang 24 years. Tapos ay nga pala, bago natin tuluyang tapusin itong day 3 nito ni Project Bike, mag-update ulit tayo dito sa ipamimigay natin na Yamaha Pino dahil October 5 pipili na ako ng bagong amo nito. Sa mga hindi nakakilala dito, ito nga pala yung pinakaunang project bike na binuo ko. Dito literal na napalaban ako kasi dati napakaraming issue nito, pero kagaya ng nakikita nyo, halos kasing pogi na siya ng owner. So ito nga pala ipamimigay natin sa mga nagtatanong kung paano, napaka basic lang po. Punta lang kayo dito sa comment section tapos i-download nyo lang yung download link na nandito, right? So ito nga pala kapag na-install nyo na to, napaka basic lang na unang gagawin nyo, i-click nyo lang tong register kung bago lang kayo dito. Tapos ilagay nyo lang yung number nyo tsaka iba pang detalye. Pag okay na, i-click mo lang tong confirm. Tapos punta ka na dito sa login, ilagay mo lang yung details na ilagay mo doon sa registration. So ito nga pala yung maganda rito, araw-araw meron sila sa inyo binibigay dito na free spin, ayan. Meron tayong 5 spin, itong 499 kapag naging 500 yan. Pwede mo nang ilabas yan dito sa game. So testing tayo sa free spin. Ayan, dapat makuha natin at least 0.1 para maging 500 to, para ma-withdraw na rin natin. Medyo inalat tayo, wala tayong nakuha. Pero malay nyo kapag may free spin kayo, makakuha kayo dyan. So sa mga nagtatanong kung legit nga raw ba tong game na to, yes po, napaka legit nito. Ayan, napakaraming laro rin kung naghahanap kayo ng paglilibangan. Kung meron kayo pa barya-barya dyan na nilalaman sa inyong GCash, ayan, pwede nyo ilagay dito. Sa mga magtatanong kung paano maglalagay ng pondo rito, click mo lang tong wallet, tapos pili ka lang dyan kung magkano yung gusto mo ilagay. Ayan, marami naman pagpipilian. So kapag okay na yan, pwede na kayong maglaro rito. Ito yung madalas kong nilalaro rito. Dragon versus Tiger. Basic lang kasi ito mayari ito. Tsaka basic lang din manalo kasi dalawa lang yung pagpipilian nyo. So pili lang kayo kung magkano yung gusto itaya sa akin kasi 5 piso lang lagi. So subok tayo dito sa Tiger. So kapag mas mataas yung baraha nyo, automatic dito papasok sa gold coins nyo yan. Pero syempre kapag mababa yung baraha nyo, talo kayo. Kagaya nyan, queen mas mataas siya sa 3 kaya panalo tayo ng 4.75. So ganun lang ka-basic para syempre hindi maubos yung pera nyo. Click mo na tong out. And sa mga nagtatanong naman kung sakaling gusto nyo ilabas yung napanalunan nyo, napaka-basic lang din. Click nyo lang to, tapos ilagay nyo lang dyan kung magkano yung gusto nyo i-out. So ulitin ko mga sir, kung gusto nyo magkaroon ng chance na manalo nitong Yamaha Pino natin. Ayan no, napaka-pogi no. So basic lang yung gagawin nyo. I-click nyo lang tong download link na nandito sa comment section, tapos mag-register kayo. Tapos ilapag nyo na lang sa baba yung SS. Sa October 5, pipili na tayo ng mananalo nito. Right? Dito nga pala sa D3 niya, ayan, tinanggalan na nga pala natin ng kulay itong batalya, tapos itong ibang stock parts niya, mga pinagtatanggal na rin natin yung pintura kasi plano ko pa sana itong gamitin, kaya i-repaint na lang natin dahil okay pa naman yung condition niya. Tsaka para kahit pa paano, mga orig parts pa rin yung nakabit sa kanya. So hindi ko lang nagawa rito ngayong araw, kinapos na kasi tayo sa oras, hindi ko pa naliliha itong mga metal parts dahil kinapos talaga tayo sa oras, sobrang trabaho, tapos kumuha pa tayo ng mga piyesang gagamitin natin dito. So bukas hopefully makapag-start na tayong magliha ng mga singit-singit nito, tapos syempre susubukan ko na rin mapinturahan para kahit papano mabawasan yung trabaho natin. So pansamantala dito muna nagtatapos itong day 3 nito ni Project Pangarap. Kita-kits tayo bukas sa susunod na episode. Yan lang, ride safe. Alright.